video, mga kabisdak, is gusto kong i-share yung experience ko nung unang gabing dumating ako dito sa bagong amo ko. So, ayun mga kabisdak, sinundo po ako ng amo ko na lalaki. Oo, yung amo ko na lalaki yung nagsundo sa akin dun sa Netherlands. Door to door talaga yan, mga kabisdak. Oo, napakaswerte ko. So, ayun na nga, sinundo niya ako ng alas 6 ng gabi. Maalala ko, Monday yun. Alas 6 ng gabi, ayun na nga, sinundo niya nga po ako. Tapos, dumating kami sa dito sa Luxembourg, yung sa bahay ng amo ko, is mag-aalas 11 na ng gabi. 11:30 yun, sa mga naalala ko talaga, kasi nga, nawala kami yung ruta, binago ni Google Map yung ruta namin, kaya 30 minutes, nadagaga ng 30 minutes yung biyahe namin. So, ayun na, dumating na kami sa bahay. Yun na nga, yun, ang dami kong dala-dalang mga gamit. Tapos, meron pa akong mga sakubag na dala kasi nga talagang para na akong maglalayas. Pero yung iba kong mga gamit, iniwan ko muna doon sa host family ko sa Netherlands. So, ayun na nga po. Dumating na po tayo doon sa bahay. Ayun na, yung feeling ko talaga, hindi ko talaga makakalimutan mga kabisdak, is yung feeling na sobrang lungkot at sobrang saya. Bakit sobrang lungkot at bakit sobrang saya? Dahil malungkot ako dahil napamahal na po ako dun sa host family, dun sa Netherlands, at sobrang mahal na mahal ko sila. At nalulungkot ako dahil alam mo yung tipong gusto mo pang magstay sa kanila pero hindi na pwede. Alam mo yung tipong ganun. Alam ko mga ka-au-pair dyan, nararamdaman nyo ang nararamdaman ko. Hindi lang po ako nag-iisa. At sobrang saya naman dahil bago na yung host ko, bago yung family, masaya ako dahil alam mo yun, party na naman ako ng isang bagong pamilya, at lungkot, saya, may halong saya, lungkot at yung kaba din. Kaba kasi alam mo yung tipong hindi mo pa masyadong alam yung ugali ng isang tao na lilipatan mo, na which is titira ka doon ng isang 1 year, kasi 1 year din yung kontrata dito sa Luxembourg. Tapos, ayun, so dumating na po ako, mga 11:30 na yun, at ayun, pumasok na kami sa bahay, ganoon. At, alam nyo mga kabisdak, alam mo yung tipong pagod na po ako sa biyahe, kami ng lalaki na sinundo ako, nung host dad ko. Tapos, ayun, kinausap, sinundo ako nung babae na amo ko. Tapos, ayun, Kinausap niya po ako agad, tapos sabi ng lalaki na amo ko is magpahinga muna kami dahil 5 hours yung biyahe namin. Oo, 5 hours kasi nga by car lang po kami. Dahilan po sa COVID, wala pong flight, wala pong bus na bumabiyahe. Tapos ayoko naman pong magstay ako ng Netherlands po na walang papel. So ayoko naman yung magstay po ako ng illegal. So ayun na nga po mga kabisda. Ayun na, kinausap ako agad ng amo ko. Tapos, alam mo yun, hindi ko expect na kakausapin niya ako, kasi akala ko, ang expect ko talaga is yung tipong sasabihin na sa akin na, sige, bukas na tayo mag-usap, kasi nga kailangan yung magpahinga, kailangan yung mag-rest, kasi nga galing kayo sa biyahe, tapos alam ko, pagod na pagod kayo. Alam mo yun yung expect ko. Pero, at the same time, naiintindihan ko siya, kasi nga gusto niyang i-explain sa akin agad kung ano yung sa bahay, tinutoy niya ako dun sa bahay, kung ano yung mga expectation niya, kung tinatanong din niya ako yung mga expectation ko. Pero alam mo yung tipong kakarating mo pa, pero parang napakarami yung nasa utak ko, yung nasa loob ko, nararamdaman, kasi mixed emotion ako noon. Wala pa talaga akong isip na magkwento, na mag-ano, alam mo yun. Kasi, syempre, parang na-overwhelm ka, the same time, malungkot. So, ayun na nga yun. Napakataas na ng explanation ko. So, i-explain ko sa inyo, kasi nalulungkot lang ako, kasi nung gabing yun, na-understand ko. Kaya sabi ko, sige, upo tayo, tas mag-usap kami. Yun, kinausap ako ng amo ko na babae. Tas, ayun, nagkwento siya na ano yung mga bawal, ano yung mga hindi niya gustong gawin ko. Tapos, ayun, ang dami niyang bawal, hindi ko na lang sasabihin dito, kasi nga, ayoko naman na masobrang lungkot kayo pag narinig nyo. Ang share ko lang is yung ang dami niyang bawal ako maligo ng gabi, hapon, yung alam mo yung tipon, bawal po akong mag-invite ng mga friends, yung mga ganun. Pero at the same time, naiintindihan ko siya kasi private person siya. Tapos, ayokong anuhin, kasi iba-iba naman yung mga ugali ng host, so nire-respeto ko yung kung ano yung mga bawal sa loob ng bahay. So, yun. Tapos yun, sobrang lungkot lang ako kasi,
ayun, alam mo yung tipong first impression ko talaga is parang ang lungkot na akala ko sobrang pangit ng ugali. Nung babae lang nga. Kasi nga, yun, ang dami nga niyang pinagsasabi po sa akin. Tapos nung kinausap niya ako, hindi po talaga ako nagpakita na parang malungkot, na parang disappointed, na parang ganun. Ang pinakita ko talaga sa kanya, na strong ako, na parang, nakikinig lang ako sa mga sinasabi niya, tapos gano'n. Tapos nung tinanungan niya ako, so ano yung sa isip mo, what do you think, sabi niya. Tapos sabi ko talaga mismo sa kanya, pwede mag-usap na lang tayo kinabukasan kasi wala talaga akong maikwento sa'yo, wala talaga akong ma-answer sa'yo sa mga tanong mo ngayon kasi nga wala po ako sa focus ngayon. Sinabihan ko talaga siya, pwede bang mag-usap na lang tayo tomorrow morning, kahit pa madaling araw yan, basta I need rest. Niingon talaga, sinabi ko talaga, hindi talaga ako nahiya. So yun na nga po yun. Pumayag po siya. Tapos, nung kinagabihan naman, nung nasa kwarto na po ako, hindi ko mapikilan pong umiyak. Opo, umiyak po talaga ako. Sobrang iyak ko po. Kasi nga, wala lang. Parang saktan lang ako na, kasi yung first impression ko na hindi maganda. At the same time, miss na miss ko yung host family ko sa Netherlands. Tapos, ito pang host family ko sa Netherlands is send lang picture. Tsaka, nagsisend ng message kung kumusta na ba ako, miss na nila ako, alam mo yung tipong. Pero normal lang po yun na mararamdaman natin, mga au pair, na ganitong feeling na malungkot, na masaya. At the same time, masaya dahil alam ko na matcha-challenge ako sa bagong lugar, sa bagong family. At alam ko marami yung, marami akong matutunan dito sa bagong lugar na to. At tapos, ayun na, mag-shortcut na tayo kasi parang haba-haba na po na nga pag-explanation ko. So, yun na nga po. After one week po, akala ko po talaga is pangit yung ugali ng amo ko. So, dahan-dahan niya akong kinilala. Dahan-dahan ko din siyang kinilala. Nire-respeto namin yung bawat isa. Kung ano yung mga ayaw niya, tas kung ano yung mga gusto ko, alam mo yung tipong ganun. Pero sinadjust ko talaga sa kanya na friends is important talaga sa akin kasi hindi po talaga ako mabubuhay ng walang kaibigan. Alam mo yun? Friend is life to me. At kagaya ko, ganitong personality na napakadaldal, hindi po talaga pwedeng wala akong friends. So sinabi ko talaga sa kanya, sige, kung hindi niyo ako payagan na mag-invite ng friends over, so ako na lang makikisleep over. Ayun, pumayag naman sila, pwede naman daw yun kasi day off ko naman daw talaga yon. So, ayun na nga po yun. After one week po, hindi ko talaga expect na sobrang bait nila. Alam mo yung, hindi naman sobrang bait ha, na napaka-anghel ng ugali. I mean, dumait lang sila. Yung hindi ko in-expect. Alam mo yung tipo, hindi ko in-expect na magbabago sila. Kasi nga, sabi nila, na sa one week daw na yon na kinilala at kinilala nila ako, tapos nakita nila na mabait ako, na seryoso ako sa trabaho ko, mahal ko yung anak nila, inalagaan ko ng tama ang anak nila. Tapos, ginawa ko talaga yung trabaho ko, guys, kasi nung time na sinabi niya sa akin na ang dami niyang bawal sa akin, inisip ko na lang talaga na kaya mo yan, Marge. Isipin mo na lang na trabaho yan, nakakaya nga ng iba, ng mga OFW sa galing sa mga Dubai, sa mga Hong Kong, na trinato ng masama sa amo nila. Inisip ko na lang na mas maswerte pa ako kaysa sa mga nakaranas ng mga mas more pa sa akin. So, na I'm thankful enough naman, guys, na hindi na ako trinato ng sobrang sama. I mean, nasaktan lang ako sa mga pinagsasabi niya nung unang araw na pagkadating ko. But at the same time, inisip ko na lang na pagsubok lang to. So, ang mga ka-au-pair dyan na bago pa lang at first time pa lang mag-au-pair dito sa Luxembourg or kung saan man kayo at nafe-feel ko na malungkot, na masaya, na parang sa first night niyo pa lang feeling niyo na parang ma-change host na kayo. Hindi po, normal lang po natin na mararamdaman natin 'yon dahil nag-a-adjust pa lang po tayo at ang tao din na at yung host din natin po, yung mga taong kasama natin sa titirhan natin is of course po nag-a-adjust, hindi lang po tayo kundi sila po. So ayun mga habisdak, I mean enough na siguro tong pag-i-explain ko kasi sobrang haba na ng explanation natin at at least na ikwento ko sa inyo kung ano yung mga nararamdaman ko. Pero ngayon nakikita niyo naman sa aurahan ng mukha ko na sobrang saya ko ngayon dahil ayun nga ang pininto ko sa inyo na mabait na sila sa akin at ang dami ko ng free time. Tapos allowed na po ako mag-invite ng friends kasi nga alam nila na mabait ako. Char, pakita gilas ka. Pakita
ang gilas ko sa mga amo mo na mga ganyan. Ipakita mo talaga na parang mabait ka, parang mabait ka. Mabait ka naman talaga, Marjorie, diba? O, nakita nila na parang sincere ako, na parang, I treat them well. Yung parang gano'n, oo. Trinato ko talaga sila na parang as family ko. Tapos nire-respeto ko yung privacy nila. Alam mo yung tipong gano'n. Yun naman talaga ang importante eh. Nagre-respetuhan kayo ng bawat isa. Lalo na sa mga privacy talaga. Sa mga privacy ninyo, both sides. So, ayun mga kabisdak. At alam, at sana nagustuhan nyo at nakinig kayo sa aking pagdadalaw. So, dito ko lang tatapusin ang vlog na to. At syempre, huwag nyong makalimutan mag-like, comment, subscribe to my YouTube channel at pati na rin sa channel ng aking sister na si Manilyn Losares at ng aking family na Lopez Family TV. So, huwag na kayo magpatumpitumpa. Pindutin nyo na yung mga subscribe button na yan, yung red button na yan, dyan sa baba. At saka, click the bell notification para lagi kayong update sa upcoming videos namin. So, ayun guys. See you to my next vlog. Choo-choo-choo.